Apat naman sa mga akusado sa massacre ang nandun pa rin sa kulungan kahit na absuelto na. Kabilang ditong isang magsasaka na nadami lamang daw sa kaso. Umaaksyon si Greg Gregorio. Dala ang ilang gulay at prutas, matiyagang naghintay sa labas ng camp bagong diwas sa Taguig si alias Mai. Naisa na niyang dalawin ang kaanak na si Sahid Giamadel o alias Arnel Abdullah na nakakulong sa loob ng kampo. Si Giamadel ay isang magsasaka na kabilang sa mga naakusahan sa Maguindanao Massacre case 10 taon na ang nakararaan. Kahapon, kasama siya sa higit 50 na acquit batay sa desisyon ni Quezon City RTC Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes. Kwento ni alias Mai, sa 10 taon ni Giamadel sa loob ng kulungan, 9 beses pa lang niya itong nadadalaw simula nitong Oktubre. Umaasa din siyang makakalabas na ito bago ang Pasko at bago siya bumalik sa ibang bansa para mamasukan ulit bilang OFW. Sobrang saya ko po kasi kahapon po acquitted na po siya. Tapos ang tanong ko po, bakit nandyan pa po sa loob? Pero paliwanag ng Bureau of Jail Management and Penology, hindi lahat ng na-acquit sa Maguindanao Massacre ay makakalaya na. Mula kasi sa 46 na nakulong sa Camp Bagong Diwa na na-acquit, 4 ang may iba pang kaso. Pero hindi natukoy kung kasama rito si Giamadel. For those who still have pending cases, they have to complete no yung process dun sa kaso nila till they will be released or until the court give its final judgment. Until then, they will remain under the custody of the DGMP. Hindi rin daw agad makalalaya ang mga na-acquit hanggat hindi naayos ang kanilang mga dokumento. Ang DGMP lang naman, we're just cautious no dito sa pag-release ng mga tao kasi of course gusto natin masiguro na paglaya nila wala silang magiging problema din. Mula kagabi, nasa 40 na ang nakalaya sa mga naabsuelto. Naglabas naman ng arrest warrant ang korte para sa 80 akusado na hindi pa rin nahuhuli. Umaksyon, Greg Gregorio, News 5.